Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ako po si Ate Chona. Ngayong umaga, mayroon po akong i-share sa inyo na isang simple at masarap na recipe. Ito yung tortang repolyo na may tuna. Guys, kung interesado ka sa aking video, samahan mo ako sa aking pagluluto ng aking masarap na ulam, tortang repolyo na may tuna. Guys, umpisahan na natin para madali tayong matapos at matikman ang ating masarap na tortang repolyo may tuna. Ito yung mga ingredients ko. Ito yung chicken cubes, isang piraso, limang piraso bawang, iliwa-iwa ang maliliit, isang piraso sibuyas, isang piraso ng carrots, iliwa ko rin ang bata, isang piraso ng chili canela, iliwa ko na maliliit na round, at saka luya, iliwa ko na bata. Repolyo, 1/4 kilo, yan, iliwa ko siya na pahaba din, hindi masyado mahaba, so tinatsatsa ko lang. So ito yung chili powder, paprika, baking powder, mamasitas, salt, iodized salt, black pepper, at isang piraso ng tuna, dalawang itlog, tortang repolyo. So, unahin natin pa muna yung tuna. Dalugin natin siya para maging pino. So, ayun na guys. Matino na siya. So, ilagay natin ngayon ang mga sangkap. So, mais, black pepper. Marami akong maglagay ng black peppers ko. Yung maganihan ko talaga yan siya. Sunod, itong paprika at saka chili powder. Asin, mamasitas. Yung mamasitas ko, ano yan, 1.5 tablespoon yung mamasitas ko guys na nilagay. Hinalo ko siya. Guys, ayan, halo na natin yung mga ibang sangkap. So, isusunod natin yung luya.
powder. Baking powder guys, yan ang magpapalambot sa ating tortang repolyo na may tuna. Silagay natin yung ating repolyo. Ayan. So, ilalagay na natin dahan-dahan yung harina. Hindi natin siya muna ubusin. Para ano, pag naghalo kayo ng harina, wag bigla ibuhos. Dahan-dahan siya. Okay? So guys, hinaluan ko siya ng ng kalahating basong tubig para huwag siya masyadong dry. Ganyan. So, ayan. Pag nakita niyo na parang dry siya, dagdagan niyo siya ng tubig. So, ayan. Medyo basa na siya. So, i-add natin yung natirang harina. Okay. Masarap ito guys, alam mo ba, super sarap talaga ito. Simple lang siya guys. Hindi siya mahal. Murang-murang ulam. Lutong bahay. Kaya kayo dyan, itry nyo ito ang aking resipeng tortang repolyo na may tuna. Masarap siya, super. Manghang siya na tama sa timpla. Tamang-tama talaga. Yan, inix nyo lang siya ng inix hanggang mag-mix na silang lahat yung harina at saka mga gulay. Wala na kayong makitang puti, talagang na-mix na sila ng mabuti. Medyo na-sticky na siya masyado guys. So, ayan. Ayan na yung ating hinalong repolyo at saka yung tuna. Siya guys. Okay. So, umpisa na natin pagluto para ating matikman ang masarap na tortang repolyong may tuna ni Ate Chona. Ayan. Siya guys. Papainit na natin yung ating mantika. Umpisa na natin ang pagluto. Ayan.
medium low lang yung ating apoy. Hindi natin pwedeng lakasan para yung pagkaluto ng gulay is dahan-dahan siya. So, ilagay na natin, guys, yan. Yan na siya. So, yan na siya, guys. Yan na yung aking tortang repolyo. Napakasarap nito, guys. Alam mo ba? Sa atin sa Pinas, minsan, tinatapon na lang natin yung ano, yung repolyo. Hindi natin pala alam. Pwede pala ito siyang gawing torta. Pwede na, ulam, di ba? Mas masarap ko siya kung giniling na baboy yung gamitin. Eh sa akin, kasi wala namang baboy dito sa abroad. Kasi nandun sa Pinas pa, nakakali. So, naghanap ako ng paraan. Ano na lang, nagtuna na lang ang ginamit ko. Pwede naman eh, diba? So, yan. So, masarap talaga yan. Aking nilutong torta, repolyo, may tuna. Siya guys, guys, ito na yung aking masarap na tortang repolyo. Ito yung sinabi ko na gagawa ko ng tortang repolyo na may tuna. Ito yung version ko, bagong style, di ba? So guys, try nyo ito sa bahay nyo. Alam ko sa mga bahay natin, dalawa ka ng repolyo. So try nyo itong ating bagong recipe. This is my version. Tortang repolyo na may tuna. Guys, huwag mo pong kalimutan i-subscribe, silike ang ating mga video, i-share, at saka i-click ang button bell all para kung mayroon akong mga bagong recipes, updated kayong lahat. Kung mga gusto mong try yung Twitter na dito, napakasarap po nito. Simpleng ulang lang po, murang-mura, pwede kayong luto sa ating bahay. Hindi tayo kailangan para sa ng ano, ng malaki. Ito pa lang, isang latang tuna lang po kaya may pinipito kang isda, pwede mo siyang himahimayin, burugin, ibig siya dito. Panoorin nyo lang ang aking video kung paano ko ito ang aking tortang repolyo na may tuna. Kahit anong isda, guys, pwede nyo mong gawin ito. Ito yung recipe na ito.
basta po na siya dyan, basta is lang po din po dyan. So guys, yun lang ating ma-share sa inyo, paalam na si Ate Chona kasi